Matunog. So, diri na natalibong. Ah, patay. Patay. Rug, rug, rug. Bari. Oy, wala na. Yun. Ta. Ta. Lagay naman din. Wala na. Bawa ba? Wala na. Wala ko ang gear oil. Di rin lagay. Bakal ito. Oh, paano yung mga kasulit dun? Wala na mo tango yan, oh. Jadi lo. Jadi lo. Ye, tanggal ya, tanggal. Ayun, so tapos na natin ma-recondition, na-set up na rin natin at naikabit na yung panibagong planetary gearbox ng travel. So sa dulo ng video na to, ipapakita natin at ituturo kung papaano ang preventive maintenance ng travel motor. Ayun, puno na siya, puno. So ito ay planetary gearbox ng travel. Paano check upin at paano maiiwasan ng pagkatuyo at pagkaubos ng oil. So yung buhay talaga ng mga gear dito ay nakasalalay sa oil. Ngayon, hindi naman talaga basta-bastang nasisira ang gear dahil nakadesenyo yan at napakatibay. Yun nga lang, kapag yung oil talaga yung mawala, ayun, todas, lahat talaga ay masisira dahil walang lubrication. Ngayon, so yung ituturo lang natin para sa mga operator, lalong-lalo na dun sa mga hindi natin nakakausap personal. So ganito lang, yung travel motor natin ay mayroon tatlong butas. Ayun, so itayo mo lang ng ganon, straight. Tapos ito yung gauge natin. Ibig sabihin, yung oil level ay hanggang dito. Ano? Hanggang dito yung oil level. So, paano malalaman kung nandyan pa yung oil level, nasa tamang sukat pa, kailangan mo lang buksan itong nasa gitna. Pero kung mapapansin nyo, mas malayo ito dito kaysa dito. So, hindi siya gaan, hindi siya kalahati. Medyo mas mataas siya. Pero may ibang disenyo ng model ng mga excavator or bako na nasa gitna siya. So, ganun lang. Kapag tabingi, ito yung sa taas. Ayun. So, ito yung drain plug. Dito tayo mag-change oil. Dito tayo mag-de-drain. Magtatanggal ng oil. So, ito naman yung filling plug. Dito rin at the same time yung gauge. Kapag puno na, kusa siyang lalabas. So, ibig sabihin, kapag lumabas na dito yung oil, nandito na yung oil level. So bakit natin binuksan dito? Kailangan mong buksan dito para hindi mag-vacuum yung hangin, dire-diretso at mabilis yung pasok ng oil. Ayun. So yun lang naman. Kailangan lang natin ma-maintain ito. So sa tuwing kailan tayo mag-check at mag-change oil. So based sa observation natin, hindi na natin ibabase sa manual ng manufacturer.
di na natin gabasihan yon dahil sa manual ng manufacturer is every 600 to 800 hours working hours chine-change oil siya. So ngayon, nakadepende din naman yan sa oil na ginagamit. So kung ano yung recommended ng manufacturer na duration ng pag-check up at pag-change oil, nakadepende din dun sa quality na ginagamit ng oil. So dahil yung oil natin na gamit ay hindi naman recommended ng manufacturer, medyo mababa-baba ng konti yung quality. So mas mabuting agapan na natin yung pag-check up at pag-change oil. Ngayon, so i-recommend natin na bawat taon tayo mag-change oil kasi hindi naman palagi yung excavator nagta-travel. So ibig sabihin kapag ka nag-babatching siya, di, hindi naman siya kailangan mag-travel-travel. Kaya ipapalagay na lang natin sa 1 year. Every 1 year, change oil natin. I-drain natin, papalitan ng oil. Ngayon, yung check-up naman, every 1 month. So every 1 month, bakit ang dali? Bakit every 1 month? Every 1 month dahil hindi natin mamamalayan, baka may tagas na. So hindi natin mamomonitor yung oil level. Kung papatagalin natin, baka umabot sa pagkasira na ng gear. Ngayon, nakadepende din yan sa quality ng oil natin. Hindi ibig sabihin na nalagyan na natin ng oil ay kampante na tayo na hindi mawawala yung oil. Merong mga oil, lalong-lalo na sa mga low quality na oil, na nagiging solid siya, nagiging latak. So kahit walang tagas, natutuyo yung oil. Ano? So importante talaga na monthly i-check natin ito. Madali lang naman, bubuksan lang itong butas na to. Ito, meron siyang plug. Ayan. So ang gamit natin ay Allen. Ayan, kahit i-provide na natin yung mga lahat ng operator para sa Allen wrench na to, para sila na lang ang magbubukas. So ayun lang, para sa preventive maintenance ng travel motor natin, kasi ito bagong kabit to, bagong recondition, nawasak dati yung tanitarin niya, kaya kailangan hindi na maulit. Okay, so yun lang. God bless. Ito na rin lang tayo, check na lang natin yung sa kabila. Doon, okay na, dito naman. Hop! Ikot! Inay-inayla! Hop! Okay na, baba! Okay, patay! Sige, abre pare. So, duwawan ito na abrehan. Ini pasungawan la san hangin para diri makorean pagsulod san oil. Ini man ang gauge. Ayan, abrihan mo la siya. So ayun, ya mo pa na la gin check ta. Waray na oil. Kasi paano nalaman ni waray oil? Dapat nagawas it siya ngadi. Ang level kasi san oil dapat hani. Di ba? Ngayon susudlan ta iton siya. Pag apaw doon, okay na iton. Kaya permikit nag-check, ay nagiging latak kasi itong dito eh. Imbudo. So dapat lalabas dito yung ano, oil. Ano? Buti na lang na-check natin. Sunod sana, ini naman ang mararapak.